Nagkakaintindihan ng public at private sector sa dapat gawin para masawata ang nakaambang matinding epekto ng 2 linggong lockdown. Pikit matang suungin ito kaysa mas lumala ang sitwasyon. Mga datos, resulta ng research at maging karanasan mismo ng mga kalapit bansa ang magpapatunay. Lubhang mas mabilis makahawa ang Delta variant ng COVID-19. Ang kinakatakot ni COVID-19, National Task Force Chief Implementer Carlito Galvez. We will be next India. Indonesia, ma-experience po natin yan. We consulted also the business sector. Ang sinasabi nga nila, if we will do something drastic to disrupt the transmission, maybe we cannot recover anymore yung fourth quarter. Kaya para marendahan ang mobility o paggalaw ng mga tao na siyang pangunahing mitya ng hawahan, lockdown ang kailangan. If we are going to continue with a 4-week GCQ, with the same number of vaccination that we're doing, just imagine what we have is 8,000 right now. In our ASEAN countries, wala pa talagang naka-address nito without going to a lockdown on its key cities. Just to mitigate, nakakatakot na maraming mamamatay na kababayan natin at hindi natin kakayanin ito. That's why we go on the lockdown for 2 weeks, not only to save the lives of our fellow Filipinos, but also to save the economy. Sakripisyo, sabi ni Anyo, is the key. Lalo ring sasadsad ang mga negosyo, lalo na yung mga small and medium enterprises, kaya di na pumalagpa si Presidential Advisor on SMEs, Joey Concepcion, sa hard lockdown. It's never been my mantra to look at lockdowns. No? Ever since last year, I believe lockdowns were hurting the economy. And I pushed for granular lockdowns. And we had hoped that the approach here would be on a granular level. But as you all know, the Delta variant is much more transmissible. It's a challenging situation. And let's not wait, because if we wait too long, then we will be up for something more challenging. And the lockdown, rather than 2 weeks, will might be even 1 month or even 2 months. Dagdag pa ni Concepcion, sa last quarter ng taon o bear months, typical na nakababawi ang mga kumpanya. Christmas season kasi, at inaasahang sisipa na rin ang pangangampanya para sa susunod na halalan. So I think, by and large, I believe we made the right decision. We're here to save the lives of the unvaccinated. Habang naka-lockdown, rat-ratan ang gagawing pagbabakuna, sabi ng mga LGU, lalo na sa mga senior citizen at mga may comorbidity. Yung solusyon sa COVID, walang magic bullet. Walang iisang solusyon. No? We have to do everything all at once. If you have personnel, medical and non-medical frontliners, probably through MMDA, we could allocate them to different LGUs. As I've said, we've got a tall order for the 2 weeks to come. Please help us here in Metro Manila. Nakakaagapay naman ang ilang LGU sa ngayon gaya ng Quezon City. The good news is that by tomorrow, we would have hit already 1 million persons. So 1 million persons in Quezon City would have already received at least one dose by tomorrow. Sa Makati City, nagpaalala naman si Mayor Binay na ayusin ang pagpaparehistro sa bakuna. Simula sa poll, hindi mo kami tumatanggap ng walk-ins because I feel that walk-ins just causes chaos. Because you cannot really control the crowd. You can't really anticipate how many will arrive or will not arrive during that day. Para naman kay Vice President Lenny Robredo, hindi dapat masayang ang lockdown. Anya, dapat mas maraming bakuna ang maibigay. Paigtingin ang contact tracing at testing. Palakasin ang kapasidad ng mga ospital at magbigay ng ayuda. Dapat paabutin ang 750,000 a day ang nababakunahan para mapabilis yung pag-abot natin sa herd immunity. Kailangan din maging hospital ready tayo kasi lalo na kapag may surge, ang daming namamatay nang hindi na-admit sa ospital. Lahat ito pwede nang gawin, pwede nang trabahuhin para maabot yung pangarap na maging last lockdown ito. Ang lockdown sa August 6 to 20, ang ikatlong pagsasailalim sa ECQ sa Metro Manila. Mula nang magkaroon ng pandemya noong isang taon.
Doris Bigornia, ABS-CBN News.